Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, so matagal-tagal din ako hindi nag-upload. Hindi rin ako nag-makeup nung nakaraang kong upload. So ngayon naman ay mag-makeup naman tayo. So hindi lahat magaling sa mga colors, paglalaro ng colors, ng eyeshadow, sa mga palette na meron sila. So eto, ako lang ba yung messy sa kulay na to? So titingnan na natin. So just keep on watching para makita niyo kung ano ang gagawin ko ngayon. Simple lang naman siya para sa iba. So hindi po ako magaling, kaya ano pang inaantay natin? Let's get started. As usual, bago ako mag-start mag-makeup, aayusin ko muna ang aking hair para walang harang habang ako ay nag-a-apply ng aking makeup sa aking face. So after nun, maglalagay naman ako ng primer. Pag may maganda kang base, mas maganda ang magiging kapit ng makeup mo sa face mo. Re-blend ko lang siya, and after nyan, maglalagay naman ako ng setting spray para mas maging makapit ang makeup, mas matagal siya sa face. So ayan, off cam ko na ginawa ang aking kilay. So ayan na nga, wala talaga akong plano mag-film ngayon. So naisipan ko lang, hindi naman to yung pangmagalingang look. Ano? Ito kasi yung pinaka ano kong kulay, kung saan hindi ako magaling. Pero try ko ngayon ha. Hirap na hirap ako gawin. Di ko alam, kahit sa ball pen, messy ako sa color blue. Hindi ko alam. Blue yung gagawin kong eyeshadow. So, tingnan natin kung anong gagawin ko. So, ang gagamitin ang palette na isa, itong aking Color Studio Pressed Powder Eyeshadow ng Beauty Place. So kukunin ko to. Ayan siya. Para sa aking... Good. Ito na mga wisa sabi ko, may ano ha? Okay, pagpasensya niyo na ako medyo maingay ngayon. So gagamitin ko tong aking brush na to. Medyo malaki, papamblend ko lang sana. Wala akong makita. Binamit ko na kasi kahapon. Okay. Kukunin ko tong shade na to. Tapos papaano ko siya pag ganito pa loob. Medyo messy. Ito ay ayaw ko sa blue. No! Tapos, ang next kong gagawin is magka-cut ako ng crease. No? Ang gagamitin ko kasi wala pa rin akong concealer, itong aking liquid foundation, Everblended Shade Porcelain. So, nagiging, ito na ang aking shade, no? Nagiging maputi na naman. So, let's see. So, gamit ang aking contour trio, itong aking Everblend na talaga, BYS, gagamitin ko tong highlighter. So, ilalagay ko siya dito. Wala naman tong shimmer, kaya okay lang. Tapos, i-diffuse ko lang dito. Hanap lang ako ng maliit na brush. Oh,
Kukunin ko tong shade na to. Yan, okay na. Gagawin ko ng off-cam ang kabila and I'll be back. A few moments later. So, ayan, ako naman ay maglalagay ng foundation. So, sa part na to, ilalagay ko is lighter foundation. Technique ko lang to, ha. Kasi akong concealer and dito sa forehead ko and dito. Tapos, pero before, nalalagay ko ng foundation yung dito ko. Yung mas darker foundation, yung dati kong shade. Ito ang aking 128 warm nude. Gamit ang aking Niche Do in the shade of Creamy Glow, gagamitin ko itong aking final powder para iset ang foundation sa aking face before proceeding to the next step. So, gamit naman ang aking contour stick, gagamitin ko siya pang sculpt ng aking face. Para mas medyo lumita man ang aking piskni kasi alam niyo na problema ko yung piskni kong medyo malaki para na rin medyo maliit ang konti sa camera. Tapos blend lang ng blend after maglagay ng cream contour na yun. Syempre, pag hindi mo yung blend na maayos, hindi mo makikita ang result. So, ayan. Naayos ko na yung part na to. Voice over lang ako kanina kasi kailangan maingay kasi. Tapos, parang may gusto akong ilagay. So, gamit ang aking Glitter Fix Primer na Glitter Face and Body Kit ng BYS, maglalagay ako niyan para dumikit ang glitters na gusto kong ilagay sa area ng aking eyeshadow kung saan ko siya gusto ilagay. At ang shape nun ng isa nun ay crescent tsaka yung isa normal na glitter. So, ayan, natapos ko na lagyan yung kabila. I-finalize ko lang tong look and I'll be back. So this is now the final look. Inayos ko lang yung contour ko. Naglagay lang ulit ako ng bronzer at ng aking false eyelashes. Syempre, hindi ko makakalimutan ng aking eyeliner. At nag-tight line din ako sa waterline ko at sa blush line ko. Sa lower part lang. At hindi ako nagtatight line sa taas. Wala lang. So yung ginamit kong lipstick is, hindi naman siya lipstick eh. Ginawa ko lang siya lipstick. Lip liner ng Niche Do in the shade of asa na bang shade nito? Hindi ko na makita. Wala na ito. Wala na. Basta ito siya ni Chido. Maliit na siya. Yan. So ito na ang aking final look. Kung saan naman ang aking blue. Oh my God. Dinagyan ko pa siya ng pag-glitters glitters. At hindi makita ang aking mood. So, shout out nga pala kay Anna Grace Vicentino na nagsasend din ng mga creative looks. So, gagawin ko din sila soon. Titingnan ko kung i-upload ko ba siya sa channel kong to or ilalagay ko lang siya sa Facebook page. And happy birthday nga pala kay Mark Philip Duyog at happy first anniversary na din sa kanilang dalawa ng jowa niya. Bubulol ako, beh. So, ito na ang aking final look. Thank you for watching.
Don't forget to subscribe and click the notification bell below para palagi kayo updated sa aking mga videos. And also, don't forget to share this video to your friends and give this video a thumbs up. At kung may mga suggestions kayo or opinions about this video, don't forget to comment down below. Nagbabasa po ako ng mga comments. So again, thank you for watching. See you on my next video. Bye!